Sa buhay ng isang atleta, may mga pagkakataon talaga na parang hindi umaayon sa iyong panahon. May ilan pa nga na talagang sumasayad sa lupa ang career at hindi na nakakabangon. Dahilan kung bakit yung iba naghihirap sa buhay at nade-depress. Naalala nyo bang nangyari noon sa isang pinatubo trio ni si Ronald Pascual? Isa siya sa mga profesional na manlalaro na nakakaranas nito. Pero ika nga sa kasabihan, sa dulo ng lagusan ay maliwanag. Tara mga quiz, kumustahin naman natin ang naging buhay ngayon ni Ronald pagkatapos makaahon sa mabigat na problema. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Bago ang lahat, dahil PBA story naman ang segment natin ngayon, ikwento muna natin ang pinanggalingan niya at paano ito nadiskubre. Si Ronald Lozada Pascual ay tubong Kapampangan na pinanganak taong 1988 buwan ng Hunyo. 11 years old pa lang si Ronald, nakitaan na siya ng potensyal pero hindi sa pagbabasketball, volleyball. Itong si Ronald Macois, mataas tumalon kaya hanggang nag second year high school, varsity player siya ng volleyball. Hanggang sa may isang basketball coach ang nakitaan siya ng potensyal sa paglalaro ng sport na ito at nirekomenda siya sa Adamson. Bali nag-transfer po siya dito para seryosohin na pagbabasketball dahil nagustuhan naman ng Adamson na elevate siya sa UAAP Juniors team. Kaso nagkaroon siya ng knee injury at medyo malala kaya buong taon siyang pinaupo. Pagbalik niya sa Adamson na pabilang siya sa Team B nung siya'y nagkolehiyo pero ayon sa kanya, nadismaya daw siya sa kanyang sarili at nawala ang kumpiyansa niya. Hindi naging maganda ang unang taon niya sa Adamson. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya ng Pampanga para maglaro sa paligang barangay. Gusto kasi niya na manumbalik ang confidence niya sa paglalaro. Habang siya naglalaro sa Pampanga, may isang assistant coach ng San Sebastian ang tumawag sa kanya. Yun na pala ang bagong opportunity sa buhay niya para makabangon mula sa kanyang masamang performance sa Adamson. Pagdating niya sa San Sebastian, nandoon ang mga star players na sina Calvin Abueva at Ian Sanggalang. Silang tatlo ay nakabuo ng magandang chemistry hanggang sa naging pinatubo trio na laging inaabangan ng mga Kapampangan. 2009, pinangunahan nila ang San Sebastian sa kanilang championship title under Ato Agustin at ang tatlong ito ay naging alamat hindi lang sa San Sebastian kundi sa buong NCAA. Noong 2011, naglaro siya sa PBA D-League at nagkampiyon din dito. 2012, magpapadraft na sana siya sa PBA pero biglang nagkaroon ulit ng injury kaya nag-pull out siya sa last minute. Lumipas ang ilang buwan, nag-decision siyang maglaro ulit sa D-League under NLEX Road Warriors. Siya ho ay naging miyembro ng team na nakaapak ng 7 straight conferences sa loob ng 4 na seasons at finally, 2014 sa last minute ng desisyon, nagpadraft siya sa PBA na ayon din sa payo ni Dennis Pineda. Marami ang nag-e-expect at umaasa ng malaki sa kanya na mabibigyan siya ng break. Mga kababayan niya ay mataas ang expectation sa kanya kasi nga ang galing niya sa San Sebastian tapos ang ganda rin ng career ng mga kabayan niya na sina Calvin at Ian. So ang nangyari, pumasok siya sa PBA na nape-pressure. 2014, naglaro siya sa San Miguel pero nung time na yon ang SMB ay loaded na masyado at marami silang wingman. Wala pa ngang isang taon si Ronald kasamang 6 na player ay na-involve sa 4-team deal. Siya ay napuntang star hotshots. December 2015, si Ronald ay hindi na sumasama sa mga team practices ng isang buwan. Ayon sa hotshots management, siya raw ay may lagnat at hindi raw siya makontak dahil ninakaumano ang kanyang cellphone sa kanyang sasakyan. Ilang araw matapos sa mga reports, agad bumalik si Ronald sa practice. Sa buong taon niyang paglalaro sa hotshots, siya naman ay may bubuga talaga. Mataas ang basketball IQ niya at sa taong 2015, ang star hotshots ay 2 beses na nagkampiyon sa Philippine at Governor's Cup. 2016 mula sa taong ito ay 3 beses siyang pinagpapasapasahan ng mga PBA teams. Una sa Global Port, ngunit hindi naman siya nagtagal dito. Agad siyang napuntang Blackwater sa mismong taon. 2017, siya ay naglaro sa Alaska Aces hanggang 2018. Pagkatapos nito, ay wala nang kumukuha sa kanya. Lumipas ang 2 taon, marami ang hindi nakakaalam na siya pala ay nasa kalagitnaan ng matinding depresyon. Nagdilim ang buhay ni Ronald at hindi na siya makontak ng kanyang kamag-anak
taong 2020 na mataan ng isang kapatid niya na siya pala ay nakikitira na lang sa mga kaibigan niya at nalulong sa masamang bisyo. Siya ay nagtatago sa mga masasamang impluensya at nawala na ng disiplina sa sarili. Ayon sa mga reports, ito ay dahil sa kawalan ng career at sobrang pagka-self-esteem. Hindi maintindihan ang gustong mangyari sa buhay niya. Pero mga quiz, hindi po bad ending ang buhay ni Pascual sa tulong ng kapatid niya, mga residente doon at mga PBA players na numbalik ang sigla ni Ronald Pascual. Pinauwi siya ng pamilya niya sa Pampanga at doon nagbagong buhay. Pinalaro siya sa Pampanga Delta at lagi na rin kinukuha sa mga barangay leagues. Hanggang ngayon, patuloy na dumarating ang mga opportunity sa buhay niya. Siya ho ay lagi nag-workout ngayon at nagpapakondisyon para sa mga susunod na game. Lagi din siyang nakikita ng mga residente doon na nag-eensayo. At least si Ronald ay nakabangon kasamang buong pamilya niya. Salamat sa lahat ng mga tumulong para makapagsimula ng maayos na buhay si Ronald Pascual. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay GCR TV Vlog, JR Story TV, Menya Conley, Leonard Vigmarta, Teddy Landingin, Louis Calling, Jen Mayer Domingo, Tony Aguilio, Dreamboy TV, Monster X7, Groomer Style, Rogen De Leon, Asmodberto, Bonbon, Ruben Doloratgay, Lego Nila Hoson,